Magandang umaga sa ating lahat. Tatawagin ko ngayon ang ating leader sa ating panimulang gawain, Gwen. Magandang umaga po. Tayo ay tatayo at manalangin. At susundan ito ng awit ng Lupang Hinirang, himno ng Rion 12, himno ng Kidapawan, at Zumba sa pamamagitan ng video clips. Salamat po. Magsiupo po tayong lahat. Balik sa iyo, ma'am. Ang layunin natin ngayong umaga ay ang naipapakita ang, at pakikilahok sa mga programa at proyektong pamahalaan na nagtataguyod sa karapatang mamamayan. Bago natin sisimulan ang ating klase, anong gagawin ninyo kapag nakatayo na ang guro sa harapan? Shaira? Ma, huwag pakipag-usap sa katabi. Ano pa? Samanta? Okay, makinig sa guro. Makinig sa guro. Okay. Dion. Okay. Daas ang kanang kamay kung gustong sumagot. Tingnan natin yan kung makuha ninyo or masunod ninyo yung mga sinabi ninyo na pamantayan natin sa ating klase. Okay. Ibigay ang tamang salita o salitang kabilang sa mga katangian na pagiging produktibong mamamayan ayon sa kahulugan nito. Hanapin ito sa kahon. Letter A, kumain ng masustansyang pagkain. Jenny. Pagiging malusog, tama. Letter B, Ronnie. Mapanuri sa kalidad ng mga bilihin. Mandalinong pamimili. Tama. Letter C. Bumili ng mga gamit na yari sa bansa. June. Tinatangkilik ang sariling produkto. Tama. Balikan natin ang ating napag-aralan kahapon. Hanapin ang kapareha ng mga kilalang Pilipino kung anong larangan sila nagbibigay puri sa buong mundo. Rose, Catriona Gray, pagandahan, tama. Number 2, Romy, sayaw, tama. Number 3, Dion, pampalakasan, tama. Number 4, overseas Filipino worker. Shaira, paggawa, tama. Number 5, pagpipinta, tama. Okay. Ano kaya ang pinahihiwati ng mga larawang ito? Tingnan ninyo, ano yan nasa larawan? O, ano yan? Nasubukan nyo na bang sumali sa mga gawain ito? Anong pakiramdam ninyo? Ano ang nagiging bunga sa pakikilahok mo rito? Okay. Ngayong umaga, tatalakayin natin ang pakikilahok sa mga programa at proyektong nagtataguyod sa mga karapatan. Tungkulin ang pamahalaan na pangalagaan ang mga karapatan ng mamamayan, kaya maraming proyekto at programa na binubuo upang matugunan ang mga ito. Kailangan lamang natin ang aktibong pakikilahok at pakikiisa sa mamamayan. Tanong, paano makikilahok sa mga programang ito? Bago natin sasagutin yan, hatiin ko ang klase ng tatlong pangkat. Since nawala pa tayong nabuong grupo, maglaro muna tayo ng The Boat is Sinking. Sinong gustong maglaro ng The Boat is Sinking? Sino marunong nito? Sige, tayo lahat. Okay, ready? The Boat is Sinking, group yourselves into two.
Okay, next, the group is sinking. Group yourselves into four. Next, the group, the boat is sinking. Group yourselves into six. Okay, ito yung magiging pangkat one or group one, pangkat two or group two, at pangkat three or group three. Ngayon, nakabuo na tayo ng ating pangkat. Ang pangkat 1 ay National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC. Pangkat 2, National Greening Program. Pangkat 3, Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Okay. Bawat grupo ay pumili ng leader para siya ang uulat mamaya pagkatapos ng ating gawain. Okay, ano bang dapat gawin kung meron tayong pangkatang gawain? Matandaan pa rin nyo yun? Okay, Irish. Tama, makinig sa leader. Ano pa? James. Oh, mag-share ng ideas sa grupo. Ano pa? Okay, mag-cooperate daw sa grupo. Okay, magbigay din ako ng 4 na puntos bawat pangkat kung lahat ng membro ng grupo ay makikilahok sa mga gawain. 3 puntos kung merong isa na hindi gumawa ng o hindi tumulong sa grupo. Magbigay din ako ng 2 puntos kung kalahati lang sa grupo ang gumagawa ng task nila or trabaho nila sa grupo. 1 punto naman kung ang leader lang ang gumagawa sa trabaho or sa kanilang gawain, pangkatang gawain. Okay. Magbigay ako ng activity sheet sa inyo. Okay. Group 1 or pangkat 1, pangkat 2, at pangkat 3. Pangkat 3. Okay, anong gagawin ninyo dito sa ating activity sheets? Dito ninyo isusulat ang inyong mga sagot sa tanong. Ano yung tanong kanina? Paano makikilahok sa mga programang ito? Okay, number 1 or pangkat 1, National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC. Pangkat 2, National Greening Program or NGP. Number 3, Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Okay, pagkatapos ninyong magawa ang iyong tungkulin, ang leader ay mag-uulat dito sa harapan. Okay, sige, magsimula na sa gawain. Group 1. Anong ginawa niyo sa group 2? Anong ginawa niyo dyan? Okay, group 3. O, tapos na? Sige, tawagin natin ang unang pangkat. Siya yung mag-uulat dito sa harapan. Tama! Ang galing ng sagot nila. Bigyan ko sila ng 4 na puntos kasi lahat sila ay nakikilahok sa gawain nila. So, bigyan natin sila ng Coca-Cola clap. 1, 2, 3. Ug, ug, ug. 1, 2, 3. Okay. Sunod, tawagin naman natin ang pangkat 2 or group 2. Ang galing! Okay, bigyan ko din sila ng 4 na puntos kasi lahat sila ay gumawa sa kanilang mga gawain. Bigyan din natin sila ng Donisha clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay. Tawagin naman natin ang pangkat 3 or group 3. Tumpak ang sagot ng group 3. Bigyan ko rin sila ng 4 na puntos dahil sila lahat ay gumagawa sa kanilang mga gawain. Bigyan din natin sila ng a round of applause. Okay.
ano-ano ang mga programa o proyekto ng pamahalaan? Romeo. Bigyan ng isa, Romeo. Tama. Bigyan na siya, natin siya ng tatlong bagsak. Ano pa? Shaira. Tama. Bigyan din natin siya ng tatlong bagsak. 1, 2, 3. Okay, sunod. Paano tayo nakikilahok, makikilahok? Samantha. Tama. Bigyan din natin siya ng tatlong bagsak. 1, 2, 3. Dion. Ano pa Dion? May masagot pa ka pa Dion? Okay, tama. Bigyan din natin siya ng tatlong bagsak. 1, 2, 3. Bakit kailangan tayong makikilahok sa mga programa ng pamahalaan? Bakit? Ha? Okay, Sophia. Tama, Sophia. Bigyan natin siya ng tatlong bagsak si Sophia. 1, 2, 3. Ano pa? Meron ka pa bang sagot, Jenny? Tama din ang sagot ni Jenny. Bigyan din natin siya ng tatlong bagsak. 1, 2, 3. Okay. Ano-ano ang mga programa o proyekto ng pamahalaan? Okay, lahat sabihin. Ano-ano? Lakasan. Ulitin. Okay. Tama. Ano-ano ang mga paraan para makilahok dito? Ha? Number one? Una? Lakasan. Lahat-lahat. Ano pa? Ano pa? Tama. Sunod. Bakit kailangan tayo makilahok sa mga programang pamahalaan? Ah, may makapagbigay ba? Bakit? Oh, tama. Ulitin na natin yung sinabi ni Dion. Okay, sabay-sabay. Ulitin, sabay-sabay. Tama. Sige, bigyan natin ng barangay club ang ating mga sarili. Woo! Okay. Paano mo maipapakita ang kagandahan, kahandaan kung may darating na sakuna sa inyong lugar, lalong-lalo na sa sunog? Ulitin ko, paano mo ipapakita ang kahandaan kung may darating na sakuna sa inyong lugar, lalong-lalo na sa sunog? Oh, Romeo. Tama si Romeo. Bigyan natin ng barangay club si Romeo. Woo! Oh. Sunod, sino dito ang kabilang ng four-piece? Mas kamay. Okay. Si Shaira daw, isa doon. Alam ba ninyo ang halagang pera na tinatanggap ng mama niyo buwan-buwan? Okay, tama. Bilang mga batang kagaya ninyo, ano-ano pa ang mga paraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran? Lawrence. Magbigay ka, Lawrence. Tama. Magtanim daw siya ng puno. O, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. 1, 2, 3. O, ano pa, Kizel? Ha? Bilang mga bata kagaya ninyo, ano ang mga paraan upang mapangalagaan natin ang kapaligiran? Hazel. Oh, wag daw magsunog ng mga basura, lalong-lalo na yung mga plastic, no? Okay, bigyan natin siya ng tatlong bagsak. 1, 2, 3. Okay. Ngayon naman ay meron na naman tayong pangkatang gawain. Bawat pangkat ay magsasagawa ng sumusunod. Pangkat 1, yun pa rin yung pangkat natin kanina, pangkat 1, pangkat 2, at pangkat 3, the same pa rin, sumulat ng mga dapat gawin kung may sunog sa inyong lugar. Okay. Ano daw yung para sa group 1 or sa pangkat 1? Sumulat
ng mga dapat gawin kung may sunog sa inyong lugar. Ino yan. Pangkato, maghanda ng tula o awitin tungkol sa malinis na kapaligiran. O, maghanda ng tula o awitin. Kung kaya na awitin, iawit ninyo. Kung kaya, hindi kaya, tula lang ang isulat. Tungkol sa malinis na kapaligiran. O, number 2 yan sa group 2. At group 3, pangka 3, gumuhit sa isang bond paper ng mga dapat gawin bilang kasapi ng 4-piece. Kung kasapi ka ng 4-piece, ano ang dapat mong gawin? O, inyo din ito, group 3. Pero bago tayo pupunta sa ating pangkatang gawain, huwag natin kakalimutan ang ating mga ano? Tama, no? Dapat mag alam mo may pangkatang gawain, mag-share ng idea sa kagrupo. Tama, ano pa? Dion? Ha? Dion? Okay, tulong daw sa leader. Tama. Okay, magbigay din ako ng 4 na puntos sa mga grupo na lahat sila gumagawa sa kanilang gawain. 3 naman kung ang isa ay paupo-upo lang, di tumulong. 2 kung kalahati lang ang nagtatrabaho. At 1 lang na punto kung si leader lang ang gumawa. Okay, klaro ba? Okay. Sige, punta na tayo doon sa ating mga kagrupo at sagutin na natin ang mga tanong. Ang tanong. Okay. Sa inyo, ano? Sumulat ng dapat gawin kung may sunog sa lugar. Kayo naman dito, ano daw? Kung kaya magtula, tula. Kung kayang awitin, iawit ninyo. At dito naman, biguhit ninyo kung ano yung mga dapat gawin bilang kasapi ng 4-piece. Sige, magalingan. O, tapos na? Okay. Yan naman ang leader ng grupo ninyo. O, tawagin natin ang group 1 or pangkat 1. Dapat sa kanila ay anong dapat nilang gawin sa kanilang sa grupo nila sumulat ng dapat gawin kung may sunog sa kanilang lugar. Again. Wow! Ang ganda-ganda ng sagot ng group 1 or pangkat 1. Bigyan ko rin sila ng 4 na puntos kasi nakita ko lahat sila ay nagtutulungan sa kanilang grupo. Bigyan din natin sila ng a round of applause. Okay, ang susunod naman na mag-ulat ay ang group 2 or pangkat 2. Ay, hindi sila magtutula, aawit sila. Sige, pakinggan natin ang awit nila. Ang ganda ng awit nila. Palakpakan natin sila. Bigyan ko rin sila ng 4 na puntos kasi lahat sila ay nagtutulungan na mag-compose ng awit. Tsaka bigyan din natin sila ng barangay clap. At ang susunod na magulat ay ang group 3 or pangka 3. Oy, yan na ang nagawa nila. Ang galing mag-drawing ni ano. At saka ang galing din magkulay ni Dion. Galing mag-drawing ni James. Oh, meron ding idea si Shaira. Nalagyan daw ng ganyan. Dami nilang na bigay na idea doon sa grupo. So, bigyan din natin sila ng 4 na puntos kasi lahat sila ay gumawa ng kanilang task. Okay, bigyan din natin sila ng Dunisha Club. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, balik na sa upuan. Ngayon, kumuha ng ball pen. At sagutin natin itong mga tanong. Panuto, basahin ang bawat sitwasyon at piliin ang titik lamang. Okay, sagutin ninyo ito ha. Titik lamang ang isusulat sa papel. Okay.
Okay, tapos na. Magpalitan ng papel at iwasto na natin. Letter A. Number 1, letter A. Number 2, letter B. Number 3, letter C. At number 4, letter D. Okay. Kunin ninyo ang aklat ninyo, ang kwaderno ninyo, at isulat ninyo itong karagdagang gawain. Sa isang buong papel, sumulat na isang talata tungkol sa kalagahan ng pakikilahok sa mga programang pamahalaan. Okay. Good day, children! Okay, bye!